Hello mga kabakyard, good evening sa inyong lahat dyan mga kabakyard. Magandang gabi sa inyong lahat mga kabakyard. Ngayon gabi mga kabakyard, mayroon tayong tutorial na gagawin. Siyempre, lagi kong ginagawa itong mga kabakyard. Magpasalamat tayo sa buong may kapal sa gabi na to. At maraming salamat Lord sa pagkain na binigay mo sa aming lahat Lord. Sana lagi mo kaming gabayan Panginoon. At ilayo mo kami sa kapamakan, ilayo mo kami sa distrasya, ilayo mo kami sa masamang tao, ilayo mo kami sa masamang espiritu, Panginoon. At lagi mo kaming gabayan, lalo ng aming mga kanya-kanyang pamilya. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord, sa biyaya. Magandang gabi po. Mga backyard, mag-tutorial tayo ngayon, mga backyard. Ang tutorial natin ngayon, ang spar alignment, mga backyard. Ito ang sikreto ko sa diskarte ko sa spar alignment. Ngayon, siyempre mayroon tayong paan ng manok. Leader boots, sapin, paunan, tali, siyempre ang tari. Yan mga backyard, siyempre pag umpisa na natin mga backyard, ang pagsasapin, lalo na sa mga baguhan. Mga baguhan, ganito lang magsapin mga baguhan. Kailangan matuto kayo mga baguhan pag sasapin, kasi yan ang pinaka una-una nating gustong matutunan mga baguhan. Yan, ganyan lang mga backyard, oh. Ipaikot mo lang silang ganyan, oh. Galing sa ilalim yan. Ganyan dito, tapos ganyan, kasi makontra yan dito sa dulo, maipit yan. Yan mga baguhan, lalo na sa mga baguhan, ah. Yung mga bagong nag-umpisa pa ng kabit ng tari, yan, gayahin nyo lang ito. Madali naman yan, no? Tinamakontra siya dito. Maipit na yan siya. Ayan. Tapos, lagyan natin ng leather boots. Ayan. Ang gitna ng lating leather boots. Ipitin natin post pisilin. Pamantay lang yan dito natin mga backyard yung ating leather boots. Dyan. Tuloy ang sapin mga backyard. Ayan. Ito yung taas. Easy-easy lang to mga backyard. Sana yung mga baguhan, talagang lagi silang manunod ng mga tutorial para makakuha sila ng diskarte sa kanilang pagtatari. Kailangan makakuha sila mga backyard. Spar alignment tayo mga backyard, ha. Sa pagsasapin pala mga backyard, kailangan alam mo na kung anong kabit ang gagawin mo. Ang spar alignment, ito ang gawin mo mga backyard pagsasapin. Spar alignment. Ayan. Pag spar alignment mga backyard, medyo kapalan mong taas. Kung wala kang, kung ang tari mo mga high point, kung wala kang mga low point na tari, kapalan mo dito sa taas, kasi spar alignment tayo. Ayan, lagyan na natin ng paunan. Ayan. Yan ang ating finished product na pagsasapin mga backyard. Ngayon, asintahin natin yan. Kung saan natin yan siya dadalhin ng ating tari. Lagyan muna natin ng tali para mamaya diretso na tayo.
Sisipatin natin yan mga kabakyard. Sa mga baguhan na lagi kayong manunood sa tutorial, kahit saan kayo manunood, ang pagkabit natin ng spar alignment mga kabakyard, kailangan ng tari mo medyo mababa, maiksi. Yan, ganito. Ganyan ang sukat mo dito lang sa kalambutan ng sukat mo dito banda. Oh. Kasi kukunin natin yung spar alignment niya. Yan ang diskarte. Kasi pag mahaba ang tari mo gamitin, hindi mo makuha yung spar alignment. Masyadong mahaba. Mahirapan pumatay ang manok natin dyan. Mas maganda nga maiksi-iksi pa kunti. Mga dito, baba sa kalambutan. Baba sa tuhod dito, banda. Yan. Para makuha natin ang alignment niya. Mas para alignment ang tira natin dyan. Ilagyan natin ang tali to. Mag-ingat lang tayo mga bakyard kaya matalas itong tari. Mahirap na. Yan, isisipatin na natin mga bakyard kung anong kabit ang ibibigay natin sa ating kinakabitang manok. Yan, spar alignment. Yan. Yan ang ating spar alignment. Baba natin konti ito. Ayan. Siyempre mga bakyard, talagang sipatin mong maigi. Bago mo siya talian. Sipatin natin mabuti mga kabakyard. Ito ang spar alignment natin. Spar alignment. Sukatin natin mga bakyard ang itong tahid. Kailangan namantay siya. Ayan o, ayan o. Yan mga bakyard. Ito ang kabit na spar alignment mga bakyard. Halos pumantay itong pinaka dulo dito sa dulo din ng ating tahid. Ayan o. Diba? Yan ang spar alignment mga bakyard. Dito tayo kukuha. Kasi diba sabi ng mga matatanda, kahit ngayon, ang kahit tayo mga baguhang mananari, ito talaga ang sandata ng ating mga manok. Dito ang ito ang gusto nilang ipapatama, itong pinakadulo ng kanilang tahid sa kalaban. Kaya kukunin natin yung spar alignment. Yung pantay, ipantay natin siya. I-label natin yung itong pinakatalas at saka itong dulo ng tahid. Tapos dito mga backyard, sisilip ka. Eh, porke nakuha mo na yung pantay. Baka sabihin mo okay na yan kasi manalo na. Hindi mga backyard. Ang sipat natin dyan mga backyard. Ganito. Ayan. Ang dulo, ang puno ng tahid, ilayo mo ng kunti. Ayan, ganyan. Lagyan mo ng puwang. Puwang mga bakyard. Ayan. Kasi di ba ang tahid, ang takbo ng tahid pa dito. Kaya ang dito, ilagyan natin ng puwang, yung puno ng tahid saka itong kalingkingan. Lagyan ng puwang mga bakyard. Tapos, kailangan ito, itong dulo, dito yan sa mamaybay sa gilid nito, yung biak dito. Tapos,
ito, itong paunan, ibaba natin kunti. Kunti lang. Yan. Yan. Yan mga kapakyard. Yan ang ating kabit ha. Ito ang kabit ko sa spar alignment mga kapakyard. Ayan. Ayan. Sukatin natin. Ayan o. Ba. Halos naman tay. Tapos ang sight nitin dito sa mga kapakyard. Di ba pag ganyan mo ng paa ng manok, hilain mo siyang paganyan. Hilain mo siyang paganyan na. Yung pinakadulong sagad ang ano niya. Yun ang sikreto mga kapakyard. Yung diba, paghila mo sa paa ganyan. Paghila mo ganyan. Isagad mo, ipihit mo siyang paganyan. Di ba mapipihit natin yan. Hindi naman mapihit natin ang tudo yan dahil sagad na. Kung hanggang dyan lang mga kapakyard. Yun ang kunin mong sighting. Para makuha mo dito sa kalambutan. Yan. Kailangan dito makuha mo sa baba, ito sa tahid, at saka dito, yung tuhod na kalambutan. Pero, ang paunan mo, maibaba mo kunti. Kasi para ang takbo ng tari natin dito. Huwag nyo lang palabasin dito mga bakyard. Lagi tayong takbo dito. Kahit saan siya pumaling dito banda, walang problema yan, papatayan mga bakyard. Ayan mga bakyard, ang aking kabit ng aking spar alignment. Ayan. Oh. Halos naman tayo. Pero tandaan nyo mga bakyard, pag nagkabit kayo ng tari ng spar alignment, kailang maiksi lang ha. Tapos dito, pag wala kayong tari na maiksi, wala kayong tari na low point, taasan nyo dito sa pin kunti para talagang tari niya pumantay sa tahid. Ayan ang kabit ko mga backyard sa spar alignment. Ayan. Ayan ang kabit ko mga backyard sa spar alignment. Ayan. Talian natin ito mga backyard para yung mga baguhan talagang makakuha sila ng diskarte. Ayan. Ayan, dulo. Gitna mo siya. Ayan. Tapos dito. Ganun lang magtali mga backyard. Lock. Pag lock yan, silipin mo uli. Baka umano yung kabit mo. Baka umano yung tari mo. Ayan. Tapos, siyempre, kontrahin natin dito sa ilalim. Sa ilalim, ganyan. Tapos, dito. Pasok yan. Yan. Kontra yan mga kapakyard. Dito sa kabila. Kontra-kontra yan talaga. Yan ang maganda sa marunong magtali. Makontra natin. Yan. Dito naman sa kabila. Yan. Kahit tatlo-tatlo lang. Tapos, yun, pag nakuha mo na itong kontrahan, dito tayo sa gitna. Pupursahin natin itong gitna, mga backyard. Dito tayo kukuha ng pwersa. Kasi dito ang pwersahan. Kaso lalo na sa mga kak, talaga namang talaga naman pag mga kak ang pumalo. Yan. Yun lang ang diskarte na yan. Tapos dito sa kabila. Yan. Dito sa paunan natin. Dalhin.
sa paunan, dalhin natin siya. Yan. Sa paunan, para kakapit yung paunan. Yan. Tapos dito, sabit natin. Lock. Tapos, siyempre dito sa gitna. Gitnain natin, mga backyard. Yung tari natin dito. Para maipit siya. Tapos, takbo natin sa ilalim dito. Tapos, kapit dito sa gitnang tari. Yan. Kasi yan lang importanteng makapitan natin, mga kapakyard. Kasi yan ang pursahan ng manok. Diyan tayo kukuha ng pursa nila. Lalo na pag mag-drag bite. Kahit mga tatlo, apat lang. Tapos lipat naman sa kabila. Tapos dito sa gitna. Yung gitna na yan, pasukan natin yan. Yan, kahit dalawa lang. Kahit dalawa lang, mga backyard. Tapos itakbo na natin dito sa ilalim. Ayan. Dito kontra. Kontra, mga kabakyad. Dito pa rin tayo. Sa pinakailalim. Kasi yan ang pursahan nila, mga kabakyad. Pag bumibigay sila ng magagandang palo. Ayan. Ayan, mga kabakyad. Yung kabuhan nito, pwede na natin i-distribute dito sa ilan. Ayan. Ayan. Yun lang may payo ko sa mga baguhan. Manood talaga sila ng tutorial. Ayan ang mga kapakyard. Tapos ng ating spar alignment. Tandaan nyo, mga kapakyard. Ang pagsasapin pa lang natin kung ang kabit nyo spar alignment. Dito sa taas, kapalan nyo ng konti. Huwag kalimutan. Tsaka ang tari na gamitin mo, medyo maiksi. Huwag kayong gagamit na masyadong mahaba. Kasi mahirapan kayo kumuha ng asinta sa spar alignment. Kasi mahaba eh. Pag mahaba dito ng mahaba tari eh. Makapal masyado dito. Kung wala kang tari na low point. Ayan, mga kapakyard, ang aking kabit sa aking spar alignment. Sana, mga kapakyard, may natutunan kayo ng aking tutorial sa spar alignment, mga kapakyard. Sana mga baguhan laging manunood ng tutorial para kayo'y marunong at marami kayong diskarte pagdating sa pagkakabit. Maraming salamat, mga kapakyard. God bless you at I love you. Maraming salamat. Bye-bye.